sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon ng sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pakiligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon ng sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya, magkaroon tayo ng lakas upang tumibay ang ating pananalig sa Kanya. Itaas natin sa Kanyang kahabagan ang ating mga intensyon para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating komunidad. Nawa lahat tayo matupad ang kalooban, ang kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y nagpapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang mag-iliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at tinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan,
aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkup ng Poong Diyos ni Jacob. Sa mga panguloy, huwag kang mga hawak, kahit na kaninong di makapagliligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkup ng Poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaas ang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkup ng Poong Diyos ni Jacob. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambak na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila ang mga sa mga sisidlan ang mabubuti at itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Dumating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila at sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayanan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tulungan lagi tayo ng milagrosong Poong Senyor sa ating pang-araw-araw na buhay. Matindi ang ating hinihingi. Ang iba sa atin ay nanggaling pa sa malalayo at tayo'y papakinggan ng Poong Jesus Nazareno. Papaboran tayo sapagkat alam natin ang ating kaugnayan sa Kanya. Palalimin lagi natin ang ating debosyon. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. May mga konkretong, minsan kasi kung nagpapaliwanag ako, baka abstrakto, lumulutang na mga ideya. Ito, mga konkretong mga imahen, halimbawa, ang ginagamit sa ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ang Diyos, hinuhubog tayo
sinasanay tayo, meron tayong edukasyon, formasyon. At ang konkretong halimbawa nito, yung paggagawa ng palayok, yung kamay ng Diyos, kung anong klaseng palayok o hugis o figura o forma ang luwad. Sa Ingles, clay, ang luwad, habang malambot pa. Kasi basta tumigas na yan, hindi ka na, mahirap ka nang baguhin. Habang ikaw nga, bata ka pa, matututo ka pa. Pero habang tumatagal ka, matanda ka na, mahirap baguhin ang ugali ng isang matanda. Nakaporma na. Pero habang bata ka pa, yan. Hayaan natin ang Diyos, maging bukas tayo sa Kanya. Alam ng Diyos ang lahat. Kung anong hugis, anong forma, itong sisidlan, itong ganitong korte, iniisip ng Panginoon para sa iyo. Ang luwad habang malambot pa, pero pagkatapos nito, magiging pinal na. Ito na yon. Ang sisidlan, yung palayok na gagamitin. Maging makinig tayo sa kung ano tayo sa kamay ng Diyos. Yan po. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Paano ba itong kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay pagmamahal, katarungan, kagandahan, pagkakaisa, pagbibigayan. Baka aantukin kayo sa ganong description. Lambat. Ito, parang manging isda. May lambat. Anong mga mauhuli? Kung nanging isda ka sa pumalaot ka, sa lawa, may mga isda kang makukuha. Meron din mga, ano to? Di naman ito intensyo kung mahuli. May mga parang basura pa doon, may mga nagtapon doon, nauhuli ng lambat. At pagkahuli, nagtutulungan yung mga nangisda, ihihiwalay. Ito, yung mga walang kwenta, walang saysay, walang kabuluhan, itatapon, ibabasura. Ngunit yung mga isda, na mga masasarap, yung mga malalaki, galing po ako sa isang pampang, yung daungan. Nako, nakakita ako ng nahuli, ang lalaki ng mga isda. Sabi ko, ngayon ako nakakita ng ganun. Nahuli nila. Sa lawa, sa dagat. Sa baybayin, lalaki ng mga isda. Nako. Ganito yung mga huli. Big fish, malaking isda. Kaya ganun. Ano ang aral nito? Sa ang Diyos maglalagay ng lambat sa dagat, marami mauhuli. Yung mga walang kwenta, inaksaya ang ibinigay ng Diyos. Yan. Nako, nakakatakot ang description. Sasabihin niya sa mga utusan niya, mga anghel niya, yung mga walang kwenta, yung mga hindi sumunod sa akin, ito, Diyos ito ha, ilalagay sa pugon, magngangalit ang kanilang ngipin. Yan, ako. Pero, yung mga tumupad, yung nagmahal, kinaibigan ng Diyos ng matalik, minahal ang Diyos ng matabis. Yan. Siyempre, kwento ng pag-ibig yan. Ha? Yung mga kwentong nagtatapos dun sa and they live happily ever after. Yan. Tapos dramatic pa yung musika sa dulo. Yan. Yan ang naintindihan niyo ba yung kwento? Ha? Ano ba yung kwento natin na iaalay sa Diyos? Ano ba yung kwento ng buhay mo? Ha?
Kung sa dulo ng panahon, magkwekwentuhan tayo. O, ano yung kwento mo? Yung kwento mo, magkwentuhan tayo. Ha? O, tayo na maghuhusga sa isa't isa. Ha? Kung maganda. Maganda yung kwento nito. Ha? Yan. Ang buhay natin, paggawa ng kwento para sa Panginoon. Kwentong maganda. Kwentong magbibigay ng inspirasyon sa iba. Papalakpak ang lahat. Alam natin yung kwento nun. Ikaw ang gumagawa ng script mo. Sige po, mga kapatid, ha? Pag nilaya natin ito, para at ito, patago, palihim, araw-araw natin dinidiligan ang kaugnayan natin sa Panginoon, paano natin siya mapapangiti, paano natin siya mapapasaya, paano pa natin siya mapapaligaya. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa po maging bukas tayo sa paghubog ayon sa kagustuhan ng Diyos. At tayo'y mapabilang sa mga magagandang alay para sa Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababang loob tayong manalangin, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan, naway huwag tumigil sa pagpahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao, naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng mga tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos natin mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa sa ating ani sa lupain ng Diyos.
na rin nagdulot na tayo'y may mairangin sa pag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin ng ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob ang tayo nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kat inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo
sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan, pagkakaisa inyo sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Langit ay mabawi.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalo mo ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagpamagitan kasanong Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y maalala ng mga pangal sa binyag na ikawang ibing at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at ligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, magsiupo muna po ang lahat.